Welcome back sa Barangay Inspiring Stories. Mawawala ba ang iyong pag-ibig kasabay ng pagkawala ng magandang pangangatawa ng iyong minamahal? Isa na naman pong kwento ang ating matutunghayan sa araw na ito na talaga namang makapagbibigay sa atin ng aral at inspirasyon. Mahal, aalis ka na naman ba? Sanang punta mo ngayon? Pwede mo ba akong isama o kahit man lang, hayaan mo muna akong makatulog bago ka umalis? Paglalambing ni Lilian sa kanyang asawa. Sa kanya ito niyakap. Isang gabi nang makita niya itong nag-aayos ng sarili. Ano na naman bang kaartihan yan, Lilian? Tigilan mo nga. Hindi bagay sa isang katulad mo ang maginarte ng ganyan. Galit na tugon ni Jethro habang nagpupumigla sa pagkakayakap ng kanyang asawa. Lagi mo na lang sinasabi sa akin yan, simula noong tumaba ako. Pero noong bago pa lamang tayo, kung saan ay napaka-sexy ng katawan ko, eh gustong-gusto mong naglalambing ako sa'yo, sabi nito na ikinangisi na lamang niya. Mabuti alam mo, nakakaumay ka na kasing tignan sa totoo lang, sigaw niya rito. Dahilan para bahagya itong mapabitaw sa pagkakayakap. Ito bang katabaan ko ang dahilan kung bakit ayaw mo na akong makasama sa kama? Tanong nito. Oo, ngayon alam mo na. Bitawan mo na ako dahil kinikilabutan ako sa katabaan mo. Tignan mo pa nga yung batok mo at kilikili mo. Sobrang itim na. Sinong gaganaan sa'yo? Wika niya pa. Saka tuluyang umalis sa kanilang silid at nagpunta sa bar kung saan naghihintay ang kanyang mga kaibigan. Magdadalawang taon pa lamang ang nakakalipas magmula nang maikasalang magkasintahan noon na si Jethro at Lilian. Sa edad na 20 anyos, hindi sila natakot na pumasok sa mundo ng pag-aasawa dahil nga bukod sa mahal nila ang isa't isa, ay meron na silang malaking ipon dahil sa tinayong negosyo ng dalaga. Simula pa lang noong unang taon nila sa relasyon. Wala nang ang masasaya pa sa kanilang dalawa dahil araw-araw ay meron silang nahuhugot na pera. Magkasama sila sa pangarap nilang bahay at patuloy na lumalago ang kanilang negosyo. Kaya lang, simula nang tumaas ang timbang ng asawa ni Jethro dahil sa pagkaabala sa kanilang negosyo, ay unti-unti siyang nawala ng ganang makatabi ito sa kama. Tila bigla siyang nandiri sa katawan nito. Dahilan para gabi-gabi siyang magpunta sa bar para lang mailabas ang kanyang pagkalalaki. Pagsabihan man siya ng matalik niyang kaibigang mali ang ginagawa niya, ang sagot lamang niya palagi rito ay, "Eh di ikaw nang makipaglambingan sa babaeng yon nang malaman mo kung gaano siya nakakaumay." Nang gabing iyon, ay narinig niya mang todo hagulgol ang kanyang asawa dahil sa mga sinasabi niya. Tumuloy pa rin siya sa pagpunta sa bar upang makahanap ng babaeng sisipingan. Katulad ng nakasanayan niya, uminom muna siya ng kaunting alak kasama ang kanyang mga kaibigan. Saka nagrenta ng isang bayarang babae at saka dinala niya sa isang motel. Bandang alas 6 na ng umaga, siya ay nagpa siya ng umuwi upang tuluyan ng makapagpahinga. Kaya lang, pagdating niya sa kanilang bahay, ay labis na lamang siyang nagtaka dahil sa sabog-sabog na gamit sa sala ng isang lalaki. Patungo ang mga damit na ito sa silid nila ng kanyang asawa at halos lumuwa ang mata niya nang makita sa aktong naglalambingan ng kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan. "Mga walang hiya kayo," sigaw niya, kaya biglang naghiwalay ang dalawa. Ngunit ikinagulat niya ang sabi ng asawa. "Masakit bang makita? Ako kasi, gabi-gabi kong nakikitang may kasama ka sa motel na pagmamay-ari ng kaibigan ko," sabi nito na ikinatulala naman niya. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang sumabat ang pangising-gising niyang kaibigan. "Hindi ko maintindihan sa'yo pare, kung bakit nagre-renta ka pa ng babae kung mas magaling at mas malinamnam naman ang asawa mo," sambit nito na labis niyang ikinagalit, dahilan para sa puking niya ito. Ngunit dahil nga siya'y nanghihina sa kanyang nakita, siya ang nabugbog nito. Akala niya
siya'y ipagtatanggol ng asawa. Ngunit nagsindi lang ito ng sigarilyo habang pinagmamasdan siyang mabugbog. Doon niya labis na pinagsisihan ang lahat ng kasalanang ginawa niya sa kanyang asawa. Isang beses lang niyang nakitang nakipagsiping ito sa iba na malayong malayo sa gabi-gabi nitong nakikita. Pero iba ang sakit na nararamdaman niya dahil hindi niya lubos akalain ang malambing at mabait na babaeng pinakasalin niya ay magagawa siyang gantihan. Pagkatapos ng kaguluhang iyon, agad na siyang pinalayas nito. Magrereklamo sana siya nang ipaalala nito na wala nga pala siyang naiambag sa bahay na ito dahil hindi naman siya tumutulong sa kanilang negosyo. Labis man siyang nagmamakaawa sa harap nito, pero ngumiti lamang ito at iniabot sa kanya ang isang envelope na naglalaman ng mga dokumento hinggil sa kanilang paghiwalay. Wala siyang ibang magawa noon kung hindi ang maiyak at mabaliw dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Pero dahil nga nakapagdesisyon na ang kanyang asawa, ay wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang bumalik sa kanyang mga magulang at doon ay pagsisihan ng lahat. Kung naging isang mabuting asawa lang sana ako, sana ay masaya ang buhay ko ngayon. Iyak niya sa kanyang ina na hindi lubos makapaniwala sa ginawa niya sa asawa. Palaging tandaan na dito sa ating mundong ginagalawan ay wala talagang permanente. Ang lahat ay nagbabago. Ang lahat ay lumilipas at kumukupas. Katulad na lamang ng ating mga katawan. Kung nagmahal tayo ng isang tao nang dahil lamang sa kanyang physical na itsura, darating ang panahon, ito ay lilipas at bigla na lamang mawawala. Pero kung nagmahal ka ng isang tao na hindi nakabase sa kanyang physical na anyo, maaaring ang pagmamahalang ito ay magtagal ng panghabang buhay. Kaya mas mabuting tanungin muna natin ang ating mga puso kung totoo bang pagmamahal ang ating nararamdaman sa isang tao upang sa gayon ay hindi natin ito pagsisihan sa bandang huli.